Grabe to mga tol, no? Mga mangingisda, inakyat daw mga kapatid ng China Coast Guard at pinagpapalo ng tubo. Mga tol, uy, grabe yun. No, etong videong panonoodin natin mula to kay John Reps, mga kapatid. Nakalagay po ang link sa ibaba ng videong to. Pwede nyong puntahan, subscribe kayo sa kanyang YouTube channel. Eto, magbibigay tayo mga tol ng reaksyon at opinion, commentary mga kapatid sa isang insidente o pangyayaring naganap mga kapatid, no, dito sa Karagatan. No, matindi to mga tol. Bago natin ito simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka kapag may mga bago tayo reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Hindi bababa sa 40 tauhan ng China Coast Guard ang sumampa sa isang barkong pangisda kung saan pinagpubugbog o pinagpapalo ang mga tripulante nito at sinira ang lahat ng gamit. Uy, grabe yun. 40 mga tol. Binugbog nila yung mga ano? Mga mangingisda. Alamin ang buong detalye mamaya. Anong bansa to? Yeah, at Thailand. Itutuloy. Sana hindi sa Pilipinas yun mga tol. Mukhang hindi naman sa Pilipinas eh. Ang lahat ng gamit. Alamin ang buong detalye mamaya. At Thailand, itutuloy na ang pagkuha nito ng submarine sa China matapos itong ilang beses na makansila. Fight Thai la fight. Ayon sa mga ulat mula sa Vietnamese media, Vietnam. Dalawa umanong barko ng China ang kinilala bilang mga salarin sa brutal na pag-atake sa 10 mangingisdang Vietnamese sa Paracel Island o kilala bilang Huang Sa sa tawag ng Vietnam. Inaangkin din ng China yan. Noong September 29, ito ay kinakasangkutan ng dalawang barko ng China na Sanxia Zifa 101 at Sanxia Zifa 301. Ang mga sasakyang pangdagat na ito ay nag-deploy umano ng 3 rigid hull inflatable boat upang habulin ang Vietnamese fishing boat na QNG 95739 bandang alas 10 ng umaga at pinalibutan ng 3 rib ang bangkang pangisda. Nagbigay ng nakakapangilabot na salaysay si Captain Nguyen Tan Bien ng Vietnamese fishing boat. Tindi niyo no? Buti hindi nila ginagawa yan sa mga mangingisda natin dito sa Scarborough, no? Kaya sa ibang bahagi ng West Philippine Sea. Mga tol, ito magiging matinding hamon sa mga Coast Guard natin pag ginawa ng China Coast Guard yan sa atin. Kawawa yung mga mangingisdang Pilipino. Ito, Vietnamese to mga tol. Di natin alam kung ano magiging sagot nila. Pero kinilala daw nila mga Chinese Coast Guard daw yung sumampa dun sa barko ng fishing boat mga tol. At pinag-gugulpi yung kanila mga tripulante. Ayon kay Captain Nguyen, mga 40 katao umano ang nakasuot ng camouflage at umakyat sa kanilang bangka at may hawak na mga bakal at pinagpapalo sila lahat. Sinubukan pa umano niyang tumakbo patungo sa bow ngunit napigilan siya ng dalawa at pinagbubugbog hanggang sa mawalan siya ng malay. Ang isa pang miyembro... Sigurado ba siya China Coast Guard yun? Baka mga pirata yung nagpapanggap lang pero kinilala niya yung barko eh no? ...ng tripulante na si Hyun Tae-kung ay nagbigay din ng karagdagang mga detalye. Anya, siya ay binugbog ng husto kaya't nabali ang buto sa kanyang mga braso at binte. Sinabi din ni Kung na karamihan sa mga kagamitan ng barko nila ay winasak ng China Coast Guard. Ang insidenteng ito ay katulad din sa ginawa ng China Coast Guard noon sa ating mga militar na maghahatid lang sana ng supply. Pero ang kakaiba rito mga tol, 'di ba? Yung ginawan ngayon ng China Coast Guard mga tol, mga mangingisda. 'Di ba? Mga ordinaryong citizen lang. Ito mga sundalo 'to eh. Hindi nila pwedeng gulpihin 'tong mga 'to dahil papalag 'tong mga 'to. 'Di ba? Ito nagtimpi lang talaga sila, 'di ba? Kahit nga may naputulan ng daliri, nagtimpi sila. Pero kung gagawin ng mga Coast Guard 'yun, yung papaluin nila 'to, siguro hanggang amba lang sila. Pero kung papaluin nila, papalag din 'tong mga 'to. 'Di ba? Kung saan isang sundalong Pilipino ang nawalan ng isang daliri. Kinuha ang mga armas, binutas ang rib at tinutukan ng palakol. Ayan, oo. Diba? Kitang-kita, diba? Pero yan, mga tol, yan ay nangyari no, sa nakaraan. July 17 yan, mga tol, di natin makakalimutan. 2024, taong kasalukuyan ng July 17, mga tol. Na sinabi nga ng AFP natin na hindi na daw nila papayagang maulit yan. Pero iba kasi itong sitwasyon na to eh. Mga sundalo rito ang kaharap nila eh. At sa ibang balita naman... Pero mga tol, no, grabe, hindi natin alam kung ano magiging tugon ng Vietnam doon. Pero matinding gulo yan mga kapatid, no? Pag yan ay
talagang sumagot ang Vietnam government. Mga kabayan, binigyan diin ng bagong hinirang ng Thailand Navy Commander Admiral Jirapulwang Wit na ang mga submarino ay isang kritikal na asset sa pagpapalakas ng mga kakayahan ng Royal Thai Navy. Kaya nilalayo ng Royal Thai Navy na ituloy ang pagbili sa una nitong submarine mula sa China. Ito ay ilang beses pagkatapos kansilahin ang deal dahil sa pagkabigo ng tagagawa ng China na makakuha ng makinang gawa sa aliman na gagamitin sa submarino gaya ng napagkasunduan. Wala, no choice sila eh. China na lang tayo kumuha. Sinabi ni Admiral Jirapul sa Bangkok Post na handa umano ang Royal Thai Navy sa iminungkahing pagbili ng submarino sa China at upang tiyakin sa lahat ng mga stakeholder na ang pagkuha na ito ay mahalaga para sa pag-iingat sa maritime security. Naantala ang pagkuha ng submarino dahil nabigo ang China na magbigay ng naaangkop na makina na gusto ng Thailand. Ang gusto kasi ng Thailand ay German-made MTU-396 engine gaya ng nakasaad sa kontrata. Gayunpaman, hindi na ibigay ng China ang makina dahil sa mga parusang militar ng European Union na nag... Pero ibo, bibili ka na submarine sa China tapos ang gusto mo, German-made? parang harapan mong ininsulto yung China. Bibili kami ng submarine sa inyo pero ayaw namin ng China made, gusto namin German made. My goodness. 6 engine gaya ng nakasaad sa kontrata. Gayunpaman, hindi na ibigay ng China ang makina dahil sa mga parusang militar ng European Union na nagbabawal sa pag-export ng mga kagamitang militar sa China. At bilang kahalili, iminungkahi ng China sa Thailand na lagyan na lang ang submarine ng makinang CHD-620 na gawa mismo ng China para masimula na ang submarine para sa Thailand. Oh, good luck sa inyo kung gaano katibay yan. Pumirma ang Thailand ng kontrata sa China para bumili ng Yuan Class S-2060 submarine na nagkakahalaga ng $350 million. Maganda ang relasyon ng Thailand at China, kaya naman isa ito sa mga dahilan kung bakit ayaw pumayag ng Amerika sa hiling ng Thailand na bibili sila ng bagong F-35 fighter jets. Kaya pala. Bumili kayo sa China hindi talaga kayo papayagan ng American yan. Samantala, matapos ang mga panghaharas ng China sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea, iniulat ng Chinese state media na ang mga militar ng China ay nagsasagawa ng combat readiness patrol sa mga bahagi sa South China Sea mula noong Lunes hanggang Martes bilang extension sa mga bihirang military drills at exercises sa rehiyon. Ang Southern Theater Command ng Chinese People's Liberation Army ay nagsagawa ng combat readiness patrol sa pagsisikap na mapabuti umano ang mga kakayahan sa labanan at mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon ng South China Sea. Kung labanan ang pinag-uusapan, oo, naniniwala tayo, naghahanda sila sa labanan. Pero para sa kapayapaan, malabo yun, lalo na pag manggagaling sa China yung salitang yan. Para sa kapayapaan, nanggugulo nga sila eh. Sa Scarborough Shoal naman ay umabot na sa mahigit 170 ang mga barko ng China, kabilang dito ang 17 Chinese Navy warship. At biruin mo, nagpapadala sila mga tol ng warship sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas, sasabihin nila kapayapaan. 2 research vessel ng China. Sobrang dami niyan mga kabayan at mukhang mahihirapan tayo mapaalis niyan. At isa pa dito ay tila may plano ang China na magtayo ng kung anumang mga infrastruktura sa lugar dahil panay ang pag-iikot ng kanilang mga survey ship. Grabe. Mahihirapan talaga mga tol. Lalong-lalo na mahina ang Pilipinas. Hindi natin mapalakas yung sarili nating hukbo kasi mismo dito sa loob may mga pumipigil. Diba? Gusto natin palakasin yung hukbo natin mga tol eh. Gusto nga nating i-modernize yung AFP natin eh. Diba? Makabili tayo ng mga bagong assets, madagdagan yung ating mga air saka barko natin mga tol. Pero paano mangyayari yun? Kung yung kailangan nating budget, tatapyasin pa. Tapos yung gusto ng ilang mga kongresista, wag na daw bumili ng mga missile system ang ating mga militar. Ay nako.
No, grabe no, kaya mangyayari ngayon dito banggaan ng Vietnam to sa ano, sa China. Anyway, mga kapatid, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo rito? Buti na lang hindi sa Pilipinas to, no. Pero kung ito nagawa ng China, mga tol, ng China Coast Guard sa bansang to, hindi malabo baka gawin din nila sa atin 'yan, mga tol. Kaya dapat talaga maging handa palagi 'yung ating otoridad, 'di ba? 'Yung ating Navy, 'yung ating Coast Guard, mga tol, na ipagtanggol 'yung ating mga mangingisdang Pilipino. Total 'yun din naman ang pangako nila, huwag kayong matakot, di ba? Nakaano kami sa inyo, nakabantay kami sa inyo, yun ang laging sinasabi nila. Sana huwag mangyari ang ganyan dito sa atin, mga tol, ha? Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, mga tol, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.